Hello everyone. Nandito po kami sa Winnipeg, Canada. And we've been here 8 years na. At simula po nung dumating kami rito, yung mga anak ko po, simula pagkabata, ako po yung nagugupit sa kanila. I am not a professional barber, pero pinag-aralan ko pong maggupit kasi po, ang presyo ng gupit dito sa Canada is quite expensive. Ang gupit ko po na ito, $35 po ito. Nagbayad po ako ng $35 para po sa gupit ko. So imagine po ninyo, ang mga anak ko monthly nagpapagupit. And magkano po ang gupit na yon, po? So kung tatlo on a monthly basis, that is almost $100 kung tatlo sila. Meron din naman pong ditong, the cheapest I guess is $15. Pero yun po yung mabilisan. So ibibigay ko po dito sa anak ko ngayon, yung cheapest, $15 haircut. So we will do it now. So ayaw, manuorin niyo po kami paano namin ginagawa ang haircut. This may not be the professional way of doing haircut, pero nung nasa Philippines po ko, ang ginagamit po noon paggupit, gunting lang, walang clipper. Pero dito po sa Canada, at least meron clipper. Bili ka lang po ng clipper dito, medyo makakamura-mura ka na po. Maganda po, original po ito eh. Kaya ito po yung hanggang ngayon ay ginagamit ko. By the way, nakakabili naman po rito ng clipper. Minsan po, meron pong $25 na clipper lang. Pero kung gusto po ninyo yung magandang clipper like this one, medyo mahal po ito eh. Nasa $100 po yata ang presyo nito. Bilis lang po yan. Maingay na eh. Pero nagagamit pa naman po, kaya tiyatsagaan pa natin. Thank you.
Sakit. Sakit? Sakit ang bayad ng $35. How do you want to style it? Just like that? No. Oh. Look at me.
Gusto mo gumitan natin dito? Nope. Naman to? Do you want this kind of haircut? Look here. Mag-ahit ka ng bigote, hindi bagay sa'yo. Uy, ito. Tingin dito, tikit. Picture. Take picture. I-edit ko naman yun. Sakit. Now look. Look at the finish. Okay. Ikot. Okay. That's it. Finished job. Oh, say thank you naman. Thank you.